Hello guys! Welcome back sa ating channel, New Manila International Airport Update. June 5, 2024, ito pong muli si Skywalk TV. At muli po tayo nakapag-update dito upang mabigyan kayo ng mga impormasyon at mga latest na kaganapan na nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. At nandito po tayo ngayon sa may Barangay Taliptip at ipapakita po natin kung gaano na po kalawak at kalaki ang kanilang mga naitatambak dito sa airport na ginagawa dito po sa may Bulacan, mga kababayan. Ayan. Dahil ito po yung tuloy-tuloy nating in-update upang mabigyan kayo ng mga impormasyon at ng mga latest na kanila na pong ginagawa. Ayan, no? Ito po yung umaabot na 2,500 hectares at muli po tayo nakapag-update dito, mga kababayan. Ngayon lang po tayo nakapag-update at ganito na po ang kanilang mga natatambak dito. Yan, no? Almost done na po yung 2,500 hectares na kanilang ginagawa, mga kababayan. Hanggang dulo. At ito'y sobrang taas na ang kanilang natatambak na mga buhangin. Bihira lang po ito makita ng ating mga kababayan dahil ito'y sobrang layo, malayo po. Kaya kailangan po talaga ng drone at umaabot ng 1,500 meters ang layo mula dyan sa may kalsada ng Barangay Taliptip. Yan o. Bale itong area na to, tuyo na po yan yung mga buhangin dyan at na-improve na po nila yung soil improvement dito. Yung mga heavy equipment na mga nagdaan na ating ipinapakita. Ayan, wala na po yung mga heavy equipment yan. Nandun na po sila sa may pinakadulon-dulo na. Dahil pahaba po kasi ito, mga kababayan. Etong right side natin, going po to itong papuntang Manila Bay. Yang Nabotas, dahil magkoconnect po yan, magkakaroon ng skyway dito sa hinaharap. Nakoconnect dito. At makikita natin, no, after 10 to 15 years, etong Barangay Taliptip, Bulacan, ay napakalaki na po ng improvement, mga kababayan. Kung nakikita po natin yung airport dyan sa Maynaia, grabe yung mga establishment na po dyan, ganun din po ang balak po dito ni Mr. Ramon Ang na eto'y talagang maging develop ang Bulacan. Ganyan na po kataas yung mga natatambak nilang buhangin na ating ipinapakita sa inyo. Salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-follow sa ating pinaka-latest update at sa ating mga viewers, subscribers and followers. Ayan, tuloy-tuloy ang ating pagbabalita dito sa airport na ginagawa. Ayan, no? Nakita lang po natin dito may mga sasakyan. Pero yung mga heavy equipment na nandun na sila sa may pinakadulo naman. Dahil dito sa area na to, okay na po yan. Ayan, naglagay na rin po sila dyan. Unti-unti na po nilalagyan nila ng paikot ng riprap tinatawag. Yung mga bato-bato sa gilid. Para kung may malakas na alon, ay hindi tatangayin eto kaagad, no, yung mga buhangin. Ganyan na po ang kanilang mga ginagawa dito. And comment nyo na below, mga kababayan, kung ano po masasabi nyo po dito sa airport na ginagawa dito po sa kauna-unahan dito po sa may Bulacan. Yan, no? Na ating ipinapakita sa inyo. May nabalitaan tayo, mga kababayan, no? May mga part na dito, yung mga area ay binibili na po ni Mr. Ramon Ang, no? Dahil talagang magiging ano neto, no? Yung sa mga kalsada, talagang magkakaroon na po ng napakalaking develop ito pag natayo na po mismo ang airport. Dahil halos karamihan sa mga norte dito ay ayan, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, dito na po malapit, kaya ganyan po ang kanilang gagawin. Yes, connect-connect din po mangyayari dito sa hinaharap. Nadadaan din po dito ang MRT-7 na ginagawa po dyan sa may Bulacan na po yan, papunta. Ginagawa dyan sa may Quezon City ang MRT-7.
nakokonik din po dito yan sa mga hinaharap. Talagang nagtutuloy ang pagde-develop at paganda ng paganda soon ang ating bansa. Ito po yung aking tinutukoy. Ayan o. Naglalagay na po sila ng mga riprap po dyan na tawag. Ayan o, napakatatas ng mga bato-bato. Napaikot na po yan para hindi po talaga pasukin ito, no. Mataas po yan, mga kababayan. Kung makikita nyo po dyan sa may barangay Taliptip, kayo dadaan, napakataas po nito na kanilang tinatambak nila dito. Talagang iwas sa ano, sa mga baha na pumasok yung tubig dyan mismo sa area na yan. Ganyan na po. Ayan, no? Bali dito sa area naman nito, tuyo-tuyo na yan. Hanggang doon na sa sila sa pinakadulo-dulo na, yun, no? Sinom na natin, no? Hindi na po kasi tayo makaabot doon sa pinakadulo. Kaya, ganyan na lang po ang ating napapakita sa inyo na ito'y sobrang lawak. 2,500 hectares. Ganyan po ang ating ipinapakita na sa inyo. Napakalawak na ang kanilang mga nagagawa. Eh, mabilis na rin ang panahon. Makikita na natin yan in the future. Yes, napakarami po na magiging develop pag ito'y nagawa na at napakaganda ng mga sample ng kanilang ginagawa dito pag ito'y natapos. Yan, ito, yung mga sasakyan. Ito naman po yung area ng Manila Bay ay nakapagpalipad tayo ng drone at napakarami na rin po reclamation na kanilang ginagawa dito, mga kababayan. Pinasilip rin po natin kasi yung Manila Bay nang dinedevelop na rin nila. Tapos dito rin po sa may Bulacan, iba't ibang lugar, ay makikita na po natin mga progress sa ating bansa. Ilan naman po ang ating ibig sabihin dito, pinapakita mo natin yung ating bansang Pilipinas ay may mga pagbabago. May mga nadidevelop na mga nadadagdagan ng mga tourist pat mangyayari sa hinaharap at mga pasyalan na rin. Ito naman po yung going to Barangay Taliptip at ang Ubando na magkaduktong yan, dalawa na yan. Dahil dito sa tulay na to, pinakita na rin po natin sa inyo. Yan o. Napakalawak po ito ng palaisdaan dito sa area na to, mga kababayan. Yan, kaya pag may mga high tide, etong kalsada dyan ay pumapasok ng tubig. Pero ang good news, dumaan tayo dyan, tinataasan na po nila ng mas mataas pa. Dyan sa may going to Barangay Taliptip. Yan, may mga area na rin kasi dito, tinatabunan na rin nila ng lupa. Ganun ang mangyayari. Grabe, no? Kita nyo naman po dito sa may Barangay Taliptip, Bulacan-Bulacan ay napakalawak ng mga palaisdaan dito. Ng mga bangus, tilapia, ganyan po ang kanilang sugpo, ang kanilang ano nito, hanap buhay. Pero sa mga hinaharap ay napakalaki na po na magiging pagbabago dito po sa may Bulacan-Bulacan. Ayan o, may mga area na rin po dito tinatabunan na ng lupa. Yan, ito po yung tinutukoy ko na ina-upgrade na po nila, tinataasan na po nila yung Mitaka area dito. Yan, kasi dito umaapaw yung tubig dyan, yung mga nakatira dyan ay talagang ano, delikado. Yan, tinataasan na po nila yung kalsada dito para hindi basta-basta pumasok ang tubig pag high tide. Yan, muli po maraming salamat sa ating mga viewer, subscriber na lagi na sumusuporta kay Skywalk TV at tuloy-tuloy ang ating pagbabalita sa iba't ibang lugar upang mabigyan kayo ng mga impormasyon at ng mga latest na kaganapan sa iba't ibang lugar na ating pinupuntahan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan and keep safe palagi and God bless po at mabuhay ang ating bansang Pilipinas.